Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating vice-presidente na maging presidente ng maaga. Noong mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Na kung wala lang sanang maagang nangarap, wala lang sanang maagang nag-ambisyon na maging presidente, tahimik naman ang lahat. No? So, yung mga nangyayaring usapin na ito ngayon, alam naman natin pare-parehas kung ano yung pinagmulan. Hindi nagustuhan ni Senator Bato ang dila ng isang kongresista. Kanyang tugon at banat pabalik, ibang tao na kapwa nila kongresista ang hayok na hayok, mabuluklok bilang presidente ng bansa. Kaya't sobra kong siraan ngayon si VP Sara. At si Inday Sara na maging presidente? Or yung boss nila ang atat maging presidente in 2028 kaya dinedemolis nila si VP Sara? Which is, sabi ni Senator De La Rosa. Hindi po ni Congress ng J.Com, po na kung hindi lang daw po kayo na maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po na. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being president of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na bukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of COVID. So, huwag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa, sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. Ma'am, clarification lang po, nag-resign po ba si Attorney Jorel? Hindi pa siya nag-resign, pero nagsabi siya na mag-indefinite leave na siya. So, once ma-clear siya ito, she will file an indefinite leave from the Office of the Vice President. Ang sabi ng Presidente, never say never kung re-consult kayo. And then comment on the remarks of President Marcos sa kanya. Thank you. Thanks, thank you na lang sa supporters sa Senator Shrine. Yes, oo. Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin sa Shrine. At syempre yung iba pa na kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang saluobin sa mga nangyayari ngayon. Dahil nagpapantay din sila sa mga pasyente natin dito sa Veterans Hospital. And nagpapasalamat din kami sa mga tao na nasa labas ng Veterans Hospital na nagbantay din sa mga pasyente. Malaking tulong yon sa akin, yung media, yung mga tao na nagbabantay. Si Senator Bato de la Rosa na hindi talaga niya iniwanan yung mga pasyente. Si Senator Bongo na nag-substitute sa akin dito. Ang laking tulong nun lahat, ninyong lahat sa akin dahil nakakadalawa ko, nagagawa ko pa rin yung mga iba kong kailangan gawin ng mga trabaho. Thank you.